nakukulungan na noodle fish nga talaga. Sa video na to, gagawin natin isang malupit na Manawi Chinese street food hunt. Maghahanap tayo ng mga masasarap, kakaiba, at nakakabusog na Manawi street food sa loob ng isang oras. Mula sa Taiwanese turo-turo. Spicy food lover ako pero iba yung angkang ito. Hong Kong style street food. Kung magayong simpleng Hong Kong style noodles natin, naging Paris. Hanggang sa overflowing and overloaded na Chinese noodles. Nice! Samahan niyo akong tikman ang sarap ng Manawi. Ready ka na ba? Tura! Pag sinabi mong Manawi, usually dyan mo pinapaayos yung kotse mo sa Quezon City. But on the other hand, ito rin isang street na punong-puno ng mga kainan. Dito mo rin matatagpuan ang some of the best Chinese and Asian eats sa Pilipinas. Okay pare, nandito na tayo ngayon sa Manawi, Quezon City. It's been a long time. At never po nakakagawa ng parang Manawi food tour. At ngayong araw meron ng extra time at nandito sa Quezon City area. At para sa episode na to, bibisita tayo ng apat na legendary at famous Chinese restaurant dito sa Manawi. Anyway, ihanda nyo yung tiyan nyo. At ihanda ko tiyan ko dahil kahit konti lang yung mga pupuntahan natin, eh panigurado marami tayong kakainin. Kaya tura! At sisimulan natin ang food crawl na to sa isang Taiwanese turo-turo or parang karinderya na nagangalang Fong Wei Wu. Pagpasok mo, ay bubungad sa'yo yung iba't ibang Taiwanese ulam na parang ganito rin yung style yung mga nakainan ko sa Taiwan. Man, ito yung sabi ko sa inyo, parang siyang karinderya. So may nakita ko parang braised tofu, may gulay, yung Loro Fan, yung bestseller nila. Okay pare, it's been a long time. Gusto kong gumawa ng small food tour dito sa Manawi, Quezon City para itong mini Binondo. At what a way to start sa isang authentic Taiwanese fast food o parang Taiwanese turo-turo. I've been to Taiwan, I've tried a lot of street food there. And it's nice to be inside a Taiwanese turo-turo. So, more around dalawang specialty nila. Ito yung una, ito yung paborito kong Taiwanese food, Loro Fan. Basically means pork belly on rice. So parang national dish nila to. And then we have this Hong Ma. So pork belly siya na parang minarinate or may parang sweet style sauce. So gusto mo nang tikman tong Hong Ma nila. Bestseller daw nila to. So look at that. Nice. Parang itsura pa lang, parang ang lambot na, no? Look at that. All of that ratio of fat, the ratio of the skin, dip natin sa sauce. Itong taba. Parang natunaw na sa dila ko na effortless. Somehow, in some way, parang lasang adobo. Mas spice lang siya. May asim ng konti, parang may soy sauce din. But don't get me wrong. Sobrang lambot nung karne natin. Oh, nice. Ang sarap nun. Gusto ko try isa pa. I-dip natin sa chili. Spicy food lover ako pero iba yung angkang nito, pang small amount lang yun pero pili ko magat ako ng 10 sili. Anyway, punta tayo dito sa favorite ko. Ito yung Loro Fan. We have the minced pork belly. Ito yung itlog natin. Tapos sa ilalim niya may generous amount of rice. Kuha tayo. Look at this bite. It's not as flavorful katulad ng tikma ko sa Taiwan. Kung natitikma ko yung resemblance niya, parang adobo lang din to eh. Though ito hindi gaano fatty yung pinaka-texture ng karne niya. Sa Taiwan, more on pork belly talaga. Kumbaga taba, tsaka karne. So it's kinda sweet. Na dun yung mga spicy ko naman, may star anise ba yun? But don't get me wrong, masarap naman. Iba lang yung natikma ko sa Taiwan. Karne dito. Dip natin sa napakanghang na chili. Kuha tayo dito. Cheers. I get it, the whole experience. Whole in the world, maliit lang. Almost 3:30 na ng hapon ngayon pero punong-puno pa rin yung ulam nila. Feel ko, time to time nagluluto sila. Anyway, simula pa lang ito ng ating Manawi food tour. Hanap tayo next food trip. Next, if you're looking for some cheap and authentic Hong Kong street food, sa Eat Fresh mo mahanap yan. At umorder na ako ng ilan sa mga bestsellers nila. Okay, if you wanna eat some fresh food, eh, kumain ka dito sa Eat Fresh. Ang corny ko doon. Pero anyway, isa to sa pinakasikat na Hong Kong style or Chinese restaurant dito sa Manawi. Ito, order natin itong curry balls nila. Actually, sikat nga to sa Hong Kong. Punta ko sa Hong Kong, puro ganito yung pagkain nila. So, tikman muna natin to. Ang inip. Oh, sarap.
Gantong gulo sa Hong Kong. You have the thick gravy-like texture na curry sauce. And then squid bowl natin, parang typical na squid bowl lang sa hot pot. Ah, ang init na. Ah, sarap nga. Ito, para sa Team Hoan to, asado bun. Oh, nice. Ang flaky nung ano. Ooh, okay. Ang flaky nung pinaka-bread natin. Ang sarap. Yung labas niya, may kunting lutong na eh. Tapos, parang may crust siyang matamis. And then loob, asado style, matamis. Medyo sticky siya, and then punong-puno ng pork chunks. Ay, fairness, ang sarap nito. Okay, punta tayo sa main event. Actually, ito, mura lang to, 95 pesos. At alam mo ba, sa kanto ng Hong Kong, eh, sarit-saring gantong makikita mo talaga. Puro noodles, tas medyo mura lang din, parang nasa 40 pesos, 50 pesos lang. Kita mo, ito yung ating like egg noodles na medyo parang crunchy pa siya. And then, yung toge nandun at ginisa siya sa griddle. Ganto lasan sa Hong Kong. Parang mas soy sauce siya. Toge nandun. Noodles natin may konting crunch, may konting chewiness. Sesame seeds nandun rin. Pero alam mo, alam mo sa Hong Kong, tinitimplahan yung Hong Kong noodles. So ito, meron tayo dito parang sweet and spicy sauce. Alam ko ano to. Tapos patakan natin ng konting toyo. Parang sesame sauce ata to. O peanut sauce. Haluin natin. Haluin natin. Ang sarap. Sarap ng pagkakombinasyon ko. Soy sauce. Peanut sauce. Parang may oyster sauce din. Kumbaga yung simpleng Hong Kong style noodles natin, naging Paris. Sobrang nag-elevate siya. 95 pesos, good serving na siya. For the quality, masarap din. Though sa Hong Kong, mas mura to. Okay, bawal ka mag-Chinese food kung di ka kakain ng dumplings. Actually, hindi to Dongbei. Pero meron tayo ditong Poke Dumplings. Pare, makikita mo, hindi kuchay laman nito. Doon meron silang kuchay. Pero in order ko, bestseller nila, shrimp and pork. So gawin ko, dip natin dito sa sauce nila. Tignan natin, tignan natin loob. Cheers! Parang magka-mag-anak sila. Parang magpinsan sila ni Dongbei. I mean, yung flavoring nandun, halos same flavoring. Parang mag-garlic siya, ma-onion chives, and then you can see the minced pork. Yung hipon, di ko pa natitikman. Isa pa. Parang mas masarap yung sauce nito kasi sa Dongbei. Small lamang itong shrimp, pero nakakatulong na rin sa lasa niya. Yung wrapper, medyo gummy, soft, and steaming hot. Parang ito yung pagkain na pwede mo i-dine-in, pwede mo rin i-take out sa kotse. At pag medyo lumalamig yung panahon, lalo ngayon magpapasko na. Eh, masarap kumain ng mainit na dumplings. Maganda lang ito sa Banawe. Food heaven eh. Nandito na lahat. Chinese restaurant, mga fast food meron din. Maraming mga hidden gems, mga legendary Chinese food stalls na lagi ang mata ng mga turista ay nasa Binondo. Pero Banawe pare, ang daming pwedeng kainin dito. Malawak na kalsada. Kaya mo rin nakarin kung tutusin. Maybe pag nasubukan mo ng Binondo, subukan mo rin Banawe dahil sobrang daming pagkain dito. See tayo sa next food trip natin. For last stop, nandito tayo sa Kim Po Tea House na isang legendary Chinese resto sa Banawe. At in-order ko ang kanilang tinatawag na noodle feast na merong overloaded toppings sa beef brisket, pork dumplings, spicy asado, and pork meat. At meron din siyang overloaded na sweet sauce. Okay pare, nandito tayo sa ating last food trip dito sa Banawe. Nabubusog na ako ng Chinese food. Nandito sa Kim Po Tea House. Nakita ko to. Shoutout kay Kat and Jean. Nakita ko sa TikTok. At as you can see, this is the noodle feast. At mukhang fiesta nga talaga dahil ang daming ganap. So makita ka ditong, hindi ko lang kung flour noodles ba to, egg noodles, pero feel ko flour noodles siya. And then merong iba't ibang klase ng Chinese karne. Meron tayo ditong baboy. Meron tayo ditong, nakalimutan ko yung tawag, pero parang siyang asado na manghang. Meron tayo ditong meatball o parang siomay. Meron tayo ditong wonton. Meron tayo ditong parang beef brisket at repolyo. So papatakan mo ng kalamansi. Gagawin mo kunin mo yung dalawang malaking kubertos and then ihalo mo. So haluin mo. At parang siyang may sticky sauce na medyo brown yung color niya. Ayan, so halu-haluin mo. Bahagya. Nice, look at that. Look at that. Noodle fish nga talaga. So ayan, ang ganda lang dito kasi parang yung kulay ng noodles, naghahalo-halo na eh. Alam mo, visually mukha nga siyang yakisoba. Grabe, so ayan, yung brisket natin nahahalo na, yung karne ng baboy,
yung parang asado. Sige, pero bago yan, meron tayo ditong free sabaw. Tikman natin. Hindi lang ito yung basta-basta complimentary soup. Manamis-namis na parang toyo na maalat. Dahil ako lang na makakain, dito na ako kakain. So tikman muna itong parang asado nila. So, kuha ko ng konting noodles rin. Nice! Turo pala nakakatakam na. Cheers! That's a Chinese flavor bomb sa bibig ko. Ang sarap. It has a sweet savory sauce na kumakapit na doon sa mismong noodles. So, sa akin, manipis, hindi gano chewy, malambot. And then, yung citrus ng kalamansi nandun na rin. Yung asado natin, asado pork, may konting spiciness, matamis din. Beef brisket. Malambot. Hindi mo na kailangan ng ngipin doon. Parang nga siyang yung sopaw sauce. Parang medyo ganun eh. May, iba yung tamis niya. Okay, tikman natin ito kung ano ito. Tinuso ko ng hirap andulas. This is a meaty wonton. Medyo spongy siya. Hindi siya yung parang patitikman mo sa Binondo. Ito medyo malaki. Parang medyo may extenders din. Pero masarap. Chili sauce dito. Lagyan natin ng konti. Konti, pero marami yun. Huling kagat tayo, pare. This is wild. Alam mo, kulang isang araw. Alam mo kung ilan lang yung kinainan natin. Pero side trip lang to. At gusto ko ng... At matagal ko nang gustong gumawa ng Banawi food tour. At ito nabigyan ng pagkakataon. At sayang, konti lang yung nakainan natin. Rest back tayo next time. Pero sana nag-enjoy pa rin kayo dun dahil sobrang daming masasarap at murong kainan dito sa Banawi. Anyway, cheers para sa inyo. Uy pare, dyan nagtatapos ang ating very very short Banawi food tour. Sana nag-enjoy kayo kahit konti lang yun. At pinilit ko talagang gumawa ng food tour dito dahil ilang beses ko nang sinubukan mag-Banawi food tour dati pero hindi matuloy-tuloy. At ngayon sa wakas biglaan natuloy. Sana nag-enjoy kayo. Alam kong marami pang mga legendary Banawi foods pa sa hindi natin napuntahan. Pero sa apat na yun, pare lahat yun walang talo, walang hindi masarap, lahat solid. Anyway, maraming salamat sa panonood si Chewy dito sa Banawi, Quezon City, nagsasabing stay safe. Good night. Good boy. Bang. Ay, nahabaan ko kasi medyo may eksing video eh. So, rolling pa to para extra minutes. Kumusta na kayo? Naka-subscribe ka ba? Subscribe ka na ba? Di ka pa naka-subscribe. May nanonood pa kaya ng video na to, Jayo? Tingin mo. May nanonood pa ba dito? Sa tingin mo? Meron pa. Meron pa. Anyway. Ito, tikman natin tong ano. Tikman natin tong... Hindi ko mag-chopstick ah. 3 days later. Sige, kaya ko to. Mamaya, after 5 years. 2,000 years later. After 10 years. Suko na ako. Poink!